Ibang lamang kapag ang sasakyan na gamit mo ay may kalakihan, hindi basta-bastang ginigit-git sa siksikan at mas iiwasan ng maliliit na kasabayan. Ilan pa sa mga advantage nito ay masasakyan din ng maraming pasahero at maraming gamit din ang mailalagay mo dito, kaya sobrang ganda rin talaga ang magkaroon nito. Kaya na lamang nitong modelong tatalakayin natin. Marahil marami sa atin ang nag-aasam na magkaroon nito sa napakaganda at angas kasi ng pormahan nito. Ay talagang nakakabilib makakita ng ganitong klase sa kalsada. Ang maganda pa rito, magagamit at mapapakinabangan mo rin ito sa lahat ng bagay. Isa sa pinakamatatag at matibay na pick-up truck sa bansa na tatalakayin natin ngayon. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Toyota Hilux ay isa sa pinakasikat at kilalang pickup truck segment dito sa bansa. Maraming pakinabang ang modelong ito, lalo na kung sa hakutan mo gagamitin ay tiyak na hindi ka bibitinin. Sa lakas, tibay at tatag din kasi ng pagkakagawa dito at laki ng espasyo na pagkakargahan ay talagang magugustuhan ng kahit na sinuman. Well, ngayong taon, konting update lang tayo sa modelong ito sa pinakabagong pormahan nito. Mas naging brusko at mas gumwapo ang napaka-machong dating nito ngayon. Kaya siguro mailalarawan ng modelong ito, ang Toyota Hilux Conquest. Isa sa pinaka-top variant para sa kanilang segment na Toyota Hilux Pickup Truck Body. Unang-una mo dito mapapansin ay ang napakalakas ng dating na rugged accent. Ang buong itsura nito ay napapalibutan ng chunky matte black accent na parang bull bar. Mula dito sa front piece at mga side fairings na fender cladding ay ternong terno, kaya tuloy mukhang fully set up na din ang datingan. At ang mga ilaw din nito ay bumagay. With clean and sharp naman ang looks, naka LED type ang headlamp, pati na din ang daytime running light. Naka-enclose naman ang fog lamp nito sa ibaba ng garnish cover na matte black, pangaragdagan sa pormahan pa nito. At pagdating naman sa side portion, makikita ang dual sport tires na may malalaking sukat, halatang pangsabak sa kabundukan, mababato at malulubak na kalsada. Kasama na ang naka-alloy wheel na mags nito na sobrang attractive din talaga. May kabuang sukat ito na 265x60R18, bagay lamang din yan sa laki ng sukat ng buong body figure nito. Meron na rin itong side step board sa magkabilaan, mga naka-matte black na din ang mga door handles mula sa harap at likuran nito. Naka-matte black na rin ang built-in sport bar nito, kaya hindi mo nakakailanganin pang magpakabit niyan aftermarket. Pagdating naman sa kabuang detalye ng makina, itong Hilux Conquest ay pinapagana ng 2.8-liter diesel engine 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft engine na sinamahan ng nozzle turbo with air-cooled intercooler system. Para sa mas malakas na hatak at arangkada, maging pati sa napakahabang biyahe, ay tiyak na sulit at hindi basta-bastang mag-o-overheat. Nakakonekta naman ito sa fuel supply system na direct injection type. Nakakatulong naman para hindi ganun kalakas ang fuel consumption nito. At pagdating naman sa performance, ito ay may lakas na 2,755 cubic centimeter displacement capacity, may 6-speed na gearbox at may transmission na automatic at manual. Depende sa kung anong variant ang pipiliin mo at sa kung saan ka mas sanay. Malakas din ang power output nito na kaya mag-produce ng maximum output level na 201 horsepower sa kada 3,000 to 3,400 revolution per minute. Habang ang maximum torque naman ito ay may 500 Nm sa kada 1,600 to 2,800 revolution per minute naman. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot sa 185 to 190 km per hour. Pagdating naman sa braking system at suspensions nito, ito ay naka-ventilated disc type na sa front brake at drum brake type naman ang rear brake nito. At ang mga suspensions din nito ay talagang napaka-reliable. Dahil hindi mo naman kasi mapagkakatiwalaan ito o may sasabak sa malulubak kung hindi rin ganun katatag at katibay ang pagkakalagay sa mga suspensions nito. Ginamitan kasi ng naka-double wishbone sa front suspension
at naka lip spring with shock and coil spring naman ang rear nito. Kaya madalas ang iba pagdating sa malalayong probinsya at mabubundok na kalsada ay ito ang nais gamitin. Lalo na yung mga 4x4 o 4-wheel drive. Malakas ang kapit, maganda sa off-road. Pagdating naman sa steering wheel, ito ay naka-power steering na rin. The adjustable ang steering column at naka-rack and pinion ang gear type. Bukod pa dyan, ang modelong ito na Toyota Hilux Conquest ay sagana rin sa mga features tulad na lamang ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system. Meron na rin itong EVD o tinatawag na electronic brake distributor. Bukod pa dyan, since sa off-road madalas ginagamit ang modelong ito, ay nilagyan na rin niya ng traction control system na bagay din talaga gamitin sa off-road. Bukod pa dyan ay sinamahan na rin niya ng brake assist at vehicle stability control system. Kaya ang pagdadrive natin ay hindi mawawala sa balanse kahit pa maisabak mo sa mapuputik na lugar at mababatong kalsada. At ang iba pa sa mga safety features nito ay ang madalas na rin natin nakikita sa iba pang mga sasakyan. Gaya na lamang nitong airbag sa passenger at sa driver side. May mga seat belts na rin ito sa kada upuan. Mayroong side and front impact beams, may crash sensor with child safety locks, at mayroon na rin itong rear camera sa front at rear parking sensor. May engine check warning at marami pang iba. Pagdating naman sa advanced safety features, ang modelong ito ay hindi rin pahuhuli. Nilagyan din kasi ito ng mga makabagong safety features na mas magpapanatag pa sa bawat araw na pagsakay mo dito. Kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng ISO Fixed Child Mounts para ligtas sa anumang oras ang mga bata nating kasama sa loob nito. Nagkasama na rin itong ADAS o tinatawag na Advanced Driver Assistance System. Ang papel ng ADAS ay upang maiwasan ang mga pagkamatay at pinsala sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada at ang malubhang epekto ng mga hindi maiiwasang panganib kagaya na lamang ng pagkabangga, pagkasagi o pagkasimplang na rin. Ang mahalagang aplikasyon ng ADAS na critical sa kaligtasan ay kinabibilangan ng patukoy pag-iwas sa pedestrian, babala pagwawasto sa pag-alis ng lane. Ibig sabihin, mas malakas ang sensor nito kung sakaling may biglang tatawid sa pedestrian. Meron na rin itong lane departure warning. Para sa kalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta naman sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direction sa kalsada. Sa pamamagitan nito, mas maiwasan ang anumang banggaan lalo na kung may mga biglang nag-overtake na kasabay mo sa kalsada. Tulad na lamang ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror, biglang nag-overtake, kaya nababangga o nasasagi. Dahil sa sistemang ito, ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin. Meron na rin itong advanced safety features na pre-collision system. Nasisense naman ng sistemang ito kung ang nasa harap mong sasakyan ay magmiminor ng bilis o bigla na lamang hihinto. Sa sistemang ito ay automatically na inilalapat ang preno kapag ang nasa harap mong sasakyan habang umaandar ay biglang nagminor o biglang nagbawas ng speed na kung saan ay bigla mo na lamang ding mababangga. Dahil sa pre-collision system ay bigla na lang itong ding magbe-brake kung ang nasa harap mong sasakyan ay bigla na lang huminto. Gaya ng madalas na sinasabi natin, ang mga sistema na yan ay pangkaragdagan lang din upang mas maging safe ang pagmamaneho. Pero ang pinaka-the best safety features pa rin nitong sasakyan ay nagmumula sa pagiging disiplinado ng driver at ng mga pasahero nito. Alright. May mga security features din itong kasama kagaya na lamang ng central locking, power door lock, anti-theft device at engine immobilizer system. Ang makikita mo naman pagdating sa interior nito, mga upuan na adjustable with fabric upholstery at may mga headrest. Pagdating naman sa infotainment system, may 8 inches size display ang screen nito. May Apple CarPlay at Android Auto na rin kasama. At may connectivity na rin ito na Bluetooth, USB auxiliary input, may FM and AM radio, may mga speakers sa front and rear at with voice control. Automatic na rin ito. Integrated with 2-day in audio.
May napakagandang display na rin ito ng instrument panel na makikita ang low fuel warning light, digital odometer, digital clock, tachometer, electronic multi-trip meter at door ajar warning. Ang multifunctional steering wheel nito ay may control naman sa iba pang mga sistema, kaya nakakabilib ang pagiging accessible din ito. At pagdating dito sa may external portion nito sa rear, makikita ang napakalawak na rear cabin space nito. May built-in sports bar na rin ito na matte black. Plastic yan pero ang loob niyan ay bakal, kaya matibay na yan. Ang kadalasang maikakarga mo dito ay ang malalaking appliances gaya na lamang ng refrigerator, washing, mga sopa o kaya naman katre o kama ay kasyang kasya rin talaga. Pagdating naman sa dimensions, dito naman natin maibabase ang laki ng sukat nito sa ibang mga kakumpetensya nito. May kabuang haba kasi ito na 5,325 mm. May kabuang taas din ito na 1,845 mm at lapad na 1,900 mm. Ang wheelbase size nitong sasakyan ay nasa 3,085 mm at seating capacity na 5 seats at 4 doors. May fuel tank capacity ito na 80 liters kaya mahaba-habang biyahe ang magagawa mo dito. Dito sa bansa, ang Toyota Hilux ay may 18 variant o 18 variant na klase. So depende na lang siguro sa'yo kung ano ang mas gusto mo sa mga variant nito o yung mas afford ng budget mo. Ang pinakamura ay ang Hilux 2.4 cab and chassis na nagkakahalaga lamang ng 861,000 pesos. Hanggang sa pinaka-top variant nito na nagkakahalaga naman ng 2,077,000 pesos dito sa bansa. Pero itong topic natin ngayon na Toyota Hilux Conquest ay hindi pa pala ang top variant. Dahil ang kabuang presyo lamang din ito ay nagkakahalaga ng 1,940,000 pesos dito sa bansa. Ito lang kasi ang pinakamaporma sa variant nito para sa akin. So hanggang dito na lamang po siguro ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Obliss Collection. Thank you!